So shinerto yung isang estudyante, okay, college student siya. Mm-hmm. Balik kinukwento niya na second sem na nila, okay? Mm-hmm. Tapos may subject sila. Tapos nung time na to, hindi nagturo yung professor. Okay. Ang ginawa lang nung professor, sinabi sa kanila na, "Oh, magbasa-basa na lang kayo diyan." Kumbaga parang ano niya na to, free time, pero huwag kayong maingay. Mm-hmm. Kunin niyo yung libro niyo, magbasa-basa kayo diyan. Kasi maya-maya tong babae na to, naramdaman niya na naiihi siya. Okay. Naiihi siya. Gusto niya mag-CR. Eh usually mga ganyan, di ba ano? Yayayain niya yung mga kaibigan niya na, tara ng CR tayo. Ganyan, ganyan. Eh kaso busy-busy. Mga ano, nagbabasa-basa din. Pa midterms na ba? Kaya parang ganun. Parang malapit na yung exam nila. Kaya binigay sa kanila yung time na to para mag-review. Ngayon, niyayayain niya isang classmate niya na, tara CR tayo, samahan mo ko. Ganyan. Babae. Oo, ayaw. Kasi alam mo ba kung bakit siya nagyayaya? Bakit? Balibalita na dun sa school nila na may nagbumulto daw dun sa CR. Sasabihin pa nila na ano, kasi dating cemetery itong school na to eh. Kaya talagang meron nagpaparamdam dito. Mm. Pero, sobrang ihingi niya na, sabi niya, bahala na. Magano na ako, pupunta na ako sa CR. Wala na akong pakialam dyan kasi ihingi na ako eh. Tapos ngayon, pumunta na siya sa CR. Mm. Pagtingin niya sa hallway, ano, walang katao-tao. So nakaramdam agad siya ng takot. Pero tinuloy niya pa rin punta sa CR. Pagdating sa CR, wala ring tao. So sabi niya, bibilisan ko na lang. Pumasok siya ngayon dun sa first cubicle. Tapos maya-maya, habang umiihi siya, may naririnig siya na nagmumurmur. Parang may nagsasalita na babae. Mahina lang yung boses. Okay. Ang pinagtataka niya rito, siya lang mag-isa sa CR. Pero may naririnig siya na parang nagsasalita. Tapos, ang sinasabi? Ayun nga, maya-maya, parang dahan-dahan na lumalakas yung boses ng babae na nagsasalita. Ang sinasabi, ano, ang pagkakarinig niya, ole, 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 parang gano'n. Ole, ole, parang paulit-ulit lang na gano'n. E di siya, kinakabahan na siya. Ginawa niya, tinapos niya na agad yung ano niya, yung pag-ihi niya. Tapos palabas na siya ng pinto, Paps. Hindi niya mabuksan yung pinto, parang may nakaharang sa labas. Oo. Tapos palakas na ng palakas yung sinasabi na ole, 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 gano'n. Hindi na tingin niya sa baba. Hindi! Di ba ang cubicle, kita mo na may mga babae. So ibig sabihin, pag walang mga paa, alam mo na walang tao. Tinignan niya. Oo, walang tao na siya kasama. Pinutulak niya yung pinto, hindi niya mabuksan. Tapos sobrang takot na siya since may mga balibalita nga na may nagpaparamdam doon sa CR. Naririnig niya pa yung ule, ule, ule na paulit-ulit. Tapos hindi niya mabuksan yung CR. Umiyak na siya. Tapos ang ginawa niya, tinulak niya na malakas. Nabuksan din naman. Tapos nagtatakbo siya pabalik doon sa room nila. Pagdating niya doon, pagod na pagod siya kasi tumakbo siya eh. Tapos umiiyak pa siya and then putlang-putla siya sa takot. Nagtaka yung mga classmates niya. Na parang, anong nangyari? Anong nangyari sa yung ganyan? Tapos iiyak lang siya ng iyak. Tapos nung medyo nahimasmasan na siya, kinuwento niya ngayon sa professor niya. Kinuwento niya yung buong pangyayari na umiiyak siya. Tapos may narinig siya na boses ng babae, sinasabi yung ole ole ole. Sinubukan niyang buksan yung pinto, antigas, parang may nakaharang, tapos nilakasan niya na lang. Tapos ito yung parang pinaka creepy moment. Sinabi sa kanya nung professor niya na ang ibig sabihin pala nung word na naririnig niya is parang, kumbaga sa Tagalog, tumingin ka sa taas. Up. Parang apat ang parang look up, parang ganun. Parang look up, parang ganun. Or up, parang ganun. So ibig sabihin, pinapatingin siya sa taas nung naririnig niya. Oo. Yun yung pinaka creepy na moment doon na parang lalo lang siya nahintakutan kasi nag-sink in sa kanya na what if kaya nung hindi niya mabuksan yung pinto, tumingin siya sa taas, no? Ang na-imagine ko, ando sa taas ng cubicle tapos sinawa, uy, creepy, wala ang time balik. Nung ginanyan mo, naano ako eh. Nag-goosebumps ako. Ina-imagine, alam mo yung, kung diba, kung yung cubicle, kunwari ako nakaupo ako yung TCR, siguro nandito lang sa tok-tok niya tapos hinaharangan lang yung pinto. Nung kaya hindi niya mabuksan, nung hawak-hawak.